What's up, my hopping tang ina? Hopping tang ina mo re. So for today's video, mag-basing naman sa title ng itong video ko. Ngayon ay mag-unboxing ako ng Samsung Galaxy Tab S7. First time sa akong channel ang mag-unboxing. Kaya pang malakasan ito, dere. Pang malakasan ba? Pang malakasan siya kasi re, nagkakalaga lang naman siya ng 49,000. Kaya titignan na natin kung sulit ba ang 49,000 dito sa tabuwer. Oh my God! Wow! Gago! Sa way, nandun na lang ako dito kasi ang ingay ng TV baka tayo makapiray. Kaya dab-dab na lang tayo. Para sa flip, kasi walang isa rin yung lawit ko dun sa original ng world. Salitaw sa dito ako, hindi ko rin mo magagkaraming rat. Ngayon mga boss. By the way, balik tayo sa pag-unboxing. Pagka kayo gagamit ng matitibo sa bagay, mag-ingat kayo. Tulad na, muntik na ako dyan, masugaw. Patanahan, suliwete kasi, hindi ako sanay. Ayun, hirap na hirap magbukas. Kasi nga, kaliwang kamay. Ang hirap ng kapit yung cellphone, tapos kapit pa yung pangbukas. So ayun, mabuksan na natin. Hindi pala nabuksan, natanggal lang yung sticker. So ayun, bubuksan na natin siya. Makikita natin kung gano'ng kaganda ang Samsung Galaxy Tab S7. Wow! So ayun, pagbukas mo, anong unang makikita is Samsung logo, another carton na naman. Ayan, ang nakalagay po dyan is mamaya na, maghintay kayo. So ayan po yung Samsung tablet. Mamaya na rin natin yung box, set aside muna. So ayan yung mga laman ng box. Bukod sa tablet at yung isang pang box, merong S Pen and charger. Itong S Pen at yung charger na to is travel charger na siya. Napaka-fast charger niya na. Ang input niya is 100 to 240 voltage. Ang output niya is 9.0 voltage. Kaya maganda siya. Kaya fast charger na rin siya. So ito naman yung cord and charger na may haba na 1 meter. Tapos Type-C na rin siya. Hindi siya yung pangkaraniwan na pang Android. Tapos yung ibang laman naman is yung mga usually manual, saka yung pantusok-tusok ng SIM card, ng memory card, yung PIN. Hindi natin kailangan yan. Tapos ito nga pala yung S Pen. Kaya ako bumili na ito dahil dyan. Dahil nagkagamitin ko yan sa arts, pang-digital arts. So, binisimula natin bago tayo sumunod sa panibagong unboxing na case ng Samsung Galaxy Tab S7. Kasama na siya sa accessories ng tablet. Yung case na may kasamang keyboard. Kaya maganda rin siya kasi may built-in keyboard na siya. Built-in ba yun? Basta may kasamang siya yung keyboard. Maganda yung case niya kasi may magnet pati yung sa keyboard. Hindi mo na kailangan ng cord o ng wire. Wireless na siya. May magnet siya para makonnect din sa tablet. So, eto na yung pangmalakas ng Samsung tablet natin. Buksan ko lang. So, ang kulay nga pa ng tablet na nakuha ko is Mystic Black. Mystic Black ba yun? Basta yun, Mystic Black. So, ayan siya. Ayan ang itsura niya. Ayan. Ang ganda yung likod niya. Matte yung kulay niya. Actually, hindi naman dapat yung bibilihin ko. Bibilihin ko dapat is yung Samsung Galaxy S6 at Tab S6. Kaso nga lang, ito na lang yung available sa store. Kaya no choice, ito na yung binili ko. Sabi naman ni Kuya, na andito naman daw yung mga kailangan ko dun sa Tab S6. Kaya mas maganda daw ito kasi mas upgraded daw ito kaysa doon. So, titignan natin kung tama ba si Kuya. So, bago tayo magsimula sa tablet, kabit muna natin ng case. Ito yung sinasabi ko na magnet siya. Tapos dito yung kinakabit. Dito yung kinacharge yung S Pen. May magnet din siya.
Tapos itong keyboard, di magnet na siya. Nakaka-magnet na. Oo, di ba? Nakas. May stand din siya sa likod. Para magmukha siyang laptop. So, ayun. Subukan na natin siya. So, ayun, dahil nalobot yung camera ko, habang lobot siya, habang nakacharge yung camera, nag-inayos ko na yung settings na itong tablet. Install na rin ako ng mga app. Kasi namukhang ko na din yung mga ibang dapat subukan. So, base sa pagsusubok ko, nasubok ko naman siya ng maayos. Masasabi kong ayos naman siya, sulit naman yung pagbili ko sa kanya. Talagang magagamit ko to sa aking pag-edit, sa aking pag-digital arts, at sa iba pa. Ang memory card nga pala nito is 128GB and 6GB RAM. Kaya pwedeng-pwede kang mag-multitask ng kahit ano. Kahit mag-edit ka, nag-load ka ng YouTube, magpe-Facebook ka, nag-messenger ka lahat, pwede. Dahil mataas yung RAM niya. Pero, huwag mo naman masyad-abusuhin. Siyempre, dapat ingat din. Baka kung pumutok yung tablet mo, baka multitask mo. Sayang ang pinambili mo, ang mahal-mahal pa naman na ito. So, mapunta naman tayo sa camera. Ang camera na ito is 13 megapixel primary lens and 5 megapixel ultra wide sensor on the back camera. Hindi pa sabaw. Tapos ito nga pala yung S Pen niya. Ang sarap niyang gamitin. Ang sop niyang idudud sa screen. Kanina nakapag-try na ako mag-drawing. So ngayon, itatry uli natin para makita niyo kung gano'n siya ka-soft gamitin. Ayan, isa sa reason ko bakit binilip ko to dahil para may maiba naman yung content ko sa YouTube. Parang meron naman ako ma-upload na digital arts, diba? Uso din kasi yun. So ayan, dito naman, ituturo ko sa inyo yung mga tips para pagka bago kayo bibili ng ganito, makita nyo na yung dapat makita. So dial nyo lang yung asterisk, hashtag 0, asterisk, hashtag. Kasi dito nyo makikita kung may sira ba yung LCD o may mga black-black ba. So, ayun yung screen, yung color ng screen. Kung may black ba kayo makikita, may sira yung screen. Nandun na lahat ito yung camera. Yung malinaw o nagana ba lahat ng camera. So, ayun, dinaray ko yung ultra tsaka yung, ano, yung primary lens niya. So, ayun, maganda naman yung camera niya. Gana naman. So, ito yung ultra-wide lens niya. Sa taas. Ayan yung ultra. Ayan. Nakikita natin yung wide na wide talaga. So, ayan. Makikita pa natin yung mga iba pang mga dapat i-test. Ayan, tulad na sa S Pen, mga serial ng tablet, mga ID, mga importante information. So, dito naman, itatest ko naman dun sa natatouch using finger. So, okay naman siya, natatouch naman siya sa lahat ng sulok ng screen. So, ito naman yung itatest yung speaker. Meron siyang apat na speakers. Sobrang lakas. So, try natin. Ito yung una. Sa taas. Ito naman yung kabila. Yung pangalawang speaker. So, okay naman siya. Then, ito naman yung sa baba. Okay din naman siya. Sa kabila, okay din. Maganda yung sounds niya. Sobrang lakas. Kaya maganda siya sa pag-i-edit. Ito naman yung front cam. Maayos naman, sakto naman. Maganda naman yung front cam. Malinaw din naman. So, ayun, madali pang kailangan i-test. Like sensors, sa S Pen, etc. etc. So, pagkata natin mag-test yung tablet, subok tayo mag-drawing. Try natin kung madali lang ba mag-drawing. So, sinubukan ko drawing is down. Dahil rin gagamay muna natin bago tayo mag-try ng iba. Hindi pala biro ang pag-digital art. Ang hirap niya para ng ganito. Pero siyempre, yung hirap sa una lang yan. Gagamayin natin ito para matuto tayo dito sa ganito bagay. Astig yung mga nag-digital art sa dodo o sa kanila.
biruin mo yun, eh, nakakaya nilang mag-draw ng mga gandang dito sa ganito. Ngayon, sanayan lang talaga. Kaya sasanayan natin yung sarili natin sa ganito. Mahirap kasi sa painting lagi ng painting. Maxes, acrylic, magastos. Eh dito, walang gastos. Sa una lang, sa pagbili mo lang ng tablet. So, ayun, masasabi ko sa tablet na to, eh, wow, sulit na sulit. Sobrang magagamit ko to para sa aking content, sa aking YouTube. Sa pag-edit, sa pag-arts, marami akong matutunan pa dito. At marami pa akong kailangan matutunan dito. Kung mapapanood mo tong video to, in-edit ko to dito sa tablet. Diba ang ganda na pagkakagawa? Hindi nga lang pulido. Pero gagamayin pa natin. Tama na muna sa pag-drawing. Montage muna natin si Samsung Galaxy Tab S7. Tara! Panoodin ito. Let's watch it. Shout out to Fortune Moto, Janelle Arts 21, Madel Nonsoso Art, Max and Kim Channel, Maricris Borzon Mediado, please like Nami Arts Gallery, and also my Instagram and Facebook page. Thank you.